Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Sino ito? Ronald Bato de la Rosa. Si Marcos Bangag. Ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na. Ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, ha? Pakinggan, kailangan itong hearing na ito dapat magpapail pa ako ng resolusyon. Then pag i-read pa ito sa plenary bago ito ma-assign sa committee ko para conduct ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh. Natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Eh, hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Marlica. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idamay yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba? Anyway, hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit, Jonathan Morales, do you feel na ikaw na ang kinikrucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, no, if I am being unfair to you, if I am being very persecuting to you, please tell me. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. O bakit sinabi ni Marlica na ganun daw ang ginagawa ko? Eh, di ko po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Marlica? Doon lang na-interview po, nung tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Marlica, tingnan mo kung ilang senador andito ngayon. Nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Marlica. Sino lang ang senador nandito ngayon nag-hearing? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gusto malaman ang katotohanan. God damn. I know you're monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong samang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Itong hirap nitong social media ba? Anybody can just castigate anybody without unfairly. Pati tayo, nadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Marlica. Ha? Hindi na ako nag-hearing dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito kinandak ng hearing. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God.
Anyway, I don't care about your impression. I'm here to do my duty as the chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Kung sinasabi mo na bayaran or na-influence ako, no! Nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power. Lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the baton, under the dictates of Malacañang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacañang because we are co-equal branch of government. Hindi po na kami kayang diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos. God sakes. Hindi mo lang alam kung ilang gira dinaanan ko. Wala po akong inatras ang gira. Hindi po ako umaatras sa laban. Ito, simple dalawang dokumento, atrasan ko ito. Ano ka? Hello? Sorry. Sorry, nagpalabas na ako ng sama ng loob. Ha? Sorry kung apektado kayo. I'm doing the best of my within the best of my ability na magampanan ko yung papel ko dito. Na walang kinikilingan, na walang pinapaboran. Hindi po ako pwedeng diktahan kahit sino man. Kung may makapagdikta man sa akin, ang asawa ko lang siguro. Kasi under desire ako. Pero yung ibang tao dyan, never. Never ako magpadikta. It's very unfair. It's very unfair. It's very unfair. Kinabukasan ng Pilipinas sa pinag-usapan natin dito, ha? Kaya dapat walang personalan. Alam mo, kung wala ka pang, hindi ka nag-aral ng investigation, Marlica, lilikturan kita. Ang pag-iimbestiga po, madam, ay huwag mong haluan ng feelings. Huwag mong haluan ng emosyon. You stick with the facts. You stick with the facts. Kaya itong mga facts natin ngayon ginagather. Hindi tayo pwede magpalabas ng emosyon dito na kumakampi ka kanino at pinapaboran mo si ganito. Hindi po. Failure ang investigation mo dyan kapag haluan mo ng emosyon. Failure. Walang pupuntahan ang investigation mo. Kaya facts ang hinahanap natin dito. Galit ka pala kung tinatanggap ko yung facts na binibigay ng PDEA sa akin. Gusto mo lang yung facts ng ni Jonathan Morales lang tatanggapin ko. So anong klase investigasyon yan? One-sided. God damn. Huwag mo kong turuan sa investigasyon. Then nag-retire ako. Baka hindi mo alam na top-notcher ako sa FBI National Academy. Pagdating sa investigasyon. Hindi mo lang alam, madam. Sige, we will set another hearing. Kumse, kailan natin? Ha? Seven.
May 7. Tuesday. Ha? Tuesday. We will invite Maharlika. Sabihin mo, physical presence niya. Kailangan dito. At saka yung iba. Sino pa yung imbitahan natin? Paquito Ochoa. Dati executive secretary. Dave. Curioso. Curioso. MPDA contractual. Tapos si Ms. Maharlika. Then si Attorney Delgado, sir. And please tell them that their presence, napaka-importante ito ha, their presence is very much highly needed. At kung kinakailangan, I will issue subpoena for them to comply with that order. At kung hindi, we will issue warrant of arrest against them kung ayaw na pumunta dito.